Magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko po magbigay ng aking opinion patungkol doon sa nangyaring insidente doon sa Caloocan, doon sa isang resort na tinatawag nilang Gubat sa siyudad. Ay, bilang isang tao, sarili ko ay nakaranas na ng COVID. Ang masabi ko lang ay ang mga tao talaga ay ang titigas ng ulo. Hindi sila takot na baka magkaroon sila ng virus, mahawaan sila ng mga kapwa na doon na naliligo. At baka yun pa ang sanhi ng kanilang ikamatay at susunugin sila sa krematory. Wala, hindi nila iniisip yon na may pamilya din sila na baka mahawaan. O baka lahat sila mahawaan, magdala sa kanilang mga tahanan ng virus. Wala talaga. Ang titigas ng ulo, panandali ang kasiyahan lang, kaligayahan ang hinahangad. Yung isa na nakita ko pa sa, na ini-interview, galit pa. Bakit daw sila pakikialaman, Mother's Day daw iyon, nagsiselebrate. Biruin mo iyon. Hindi naman siguro mamamatay yung isang nanay na katulad kong kung hindi makapag-celebrate ng Mother's Day sa isang resort. O kung manatili na lang sa bahay, magbili ng makain, magkain na lang doon. Hindi na kailangan pang lalabas, maligo, o maglunod doon sa tubig, no? Dahil lang sa isang Mother's Day. At saka yung mayor na doon at ang barangay captain ay pabaya din. Unang-una, kung saan nakalagay yung resort na iyon, siyempre may barangay chairman doon. Pinapabayaan niya na mangyari ang ganun na ang mga tao ay magkumpul-kumpulan na naman na gaya ng nangyari sa India. Gusto siguro nila na maging ganon ang sitwasyon nila, no? Tapos ngayon, kino-contact tracing at sa lahat daw ng mga naliligo doon na mahigit 100 na hindi nakikipag-cooperate. So anong mangyari ngayon doon? Kung halimbawa may ilan sa kanila doon na may dala asymptomatic o ano ba doon? May nahawaan doon at nagkasakit at magkakasakit ng virus mga ilang araw ngayon na darating. Gobyerno naman ang magka-problema maliban sa oxygen, sa kung ano, kawawa ang mga ang mga frontliners na naman, nurses at mga doctors na naman ang mag-suffer ng dahil sa kawalang hiyaan at katigasan ng ulo, mga abnormal. Sarili lang ang iniisip. Din na iniisip na yung ibang tao, maraming mga frontliners ang nagkakasakitin at namamatay nang dahil sa coronavirus. Tapos hito sila. Kasiyahan lang ang iniisip. At itong mayor naman nila ngayon lang siya kunyari may ginagawa. Kunyari pinapasara. Yung matagal na siguro yan ginagawa dyan na may maraming mga tao naliligo dyan palihim. Ngayon lang na vulgar dahil nabidyohan at nag-trending sa social media. At ang kapitan doon, hugas kamay, wala daw siyang kasalanan, ginawa daw niya lahat. Ulol, kung ginawa mo ang lahat, isana, inabisuhan mo yung may-ari ng resort na papauwiin ang mga tao, hindi kailangan doon maligo, magkumpul-kumpulan sa dami nila yun dahil naka MECQ pa. Hindi pa hindi pa naka general community quarantine. Ang titigas. Kanya-kanya na ngayon ng turuan ang mayor at ang barangay captain. Naghuhugas kamay. Kakasuhan daw. Tingnan natin kung totoo yun kasi yung may-ari hindi rin nakikipag-cooperate ngayon. At saka ano pa, nakita ko kanina doon sa segment ng Rafi Tolfo in Action. Halos gabi-gabi din pala. Grabe ang riot dyan ng mga minors sa Caloocan. At siyempre,
walang magawa ang mga pulis dahil sa itong batas ni Kiko Pangilinan na walang kwenta. Na pag minors, hindi pwede saktan, hindi pwede ikulong. Ayon, naninira ng mga kutsi doon. Nagtatapon ng mga yung bote na may gaas, maraming sira, maraming kutsi ang nasira. Nanunog pa doon sa mga daan. At tingnan mo naman, oh, tapos pag hulihin ng polis, dalhin lang doon sa DSWD or MSWD, ipakawalan lang din pagkatapos interviewin. O gagawa na naman ulit ng kalukuhan. Dapat talaga amindahan na yung batas ni Kiko. Walang kwenta at isampal sa pagmumuka ni Kiko yung kanyang lecheng batas na yun. Hindi mo na madisiplina yung mga kabataan ngayon. Bakit sa ibang bansa, kahit 5 anyos pag makapatay o gumawa ng mga kalukuhan na di maganda ay nakukulong ng tagiilang taon, pero sa atin pakawalan lang ng ganun-ganun. Gago talaga to ito si Kiko Pangilinan. Dahil mayaman siya, mga anak niya safety. Kaya paglalabas may mga bodyguards. So walang mambabastos sa mga anak niya. Walang lalapit. Ayun. Tapos i-impose-impose. Maglalagagawa-gawa siya ng batas ni kasing bulok niya. Kasing bulok ng pagkatao niya. Buisit na Kiko. At ito namang mayor ng ano, ng Quezon City. Isa pa tong pesting babae na to. Palibhasa, isa din siyang palibhasa, isa siyang stockholders din ng ano, ng ABS-CBN. Kaya magkakilala sila at mag-best friend sila ni Angel Locsin. Itong Darna na dati sa ABS-CBN na lumilipad ngayon pag lipat niya sa ABS-CBN ay Darna si Angel Locsin sa GMA noon. Paglipat niya sa ABS-CBN ay gumagapang na. So magkaibigan ito silang dalawa. Sa ginawa ni Angel Locsin na dalawang bisis na nagkumpul-kumpulan ang mga tao. Yung una, nung nagsara ang ABS-CBN dahil na-expired ang prangkisa, isang linggo siya nung nag-rally, naghakot ng mga tao. Marami din noon na na infected ng COVID. So walang ginawa ang Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Pangalawa, yung kanyang communist pantry. Nag-post sa kanyang mga social media na milyones ang followers, tapos 300 lang pala ang kanyang ipamamigay. Dahil ang kanyang goal ay pamukha sa gobyerno na maraming taong nagugutom. Ay strategy yon ng mga makakaliwang grupo. Tapos walang ginawa si Joy Belmonte at itong barangay ng Holy Spirit pala ngayon na area na pinagdausan ni Angel Locsin ng kanang communist pantry ay marami ngayong infected at yung mga sa iba't ibang mga lugar na pumunta doon dahil nga may mamigay si Angel, artista pa, gusto nilang makita. So marami din nagkasakit ngayon doon. At pera ng gobyerno ang pinangbabayad ng swab test doon or mass testing. Sa kagagawan ni Angel Locsin na pesting babae na yon na kukunwari na mabait na matulungin. Iyon pala ay may hidden agenda niya iyon. Dahil ang kanyang pamangkin na si Neri Colmenares ay isa ring makakaliwang grupo. At sige, din si Angel Locsin dahil membro siya ng aktivista na Gabriela. So makakaliwang grupo, aktivistang terorista din yan si Angel Locsin. Pati ito si Joy Belmonte, ganun din yun. Makakaliwa, pulahan at dilawan yun. Kaya wala siyang ginawa, hindi niya kinasuhan si Angel Locsin. So nangyari doon sa insidente nung birthday niya, mga animal na mga babae. Mga kayo dyan sa Quezon City, huwag na ninyo iboto yung si Joy at kung sino pa man dyan na mga yung mayayaman na mabuti pa yung barangay captain ng Holy Spirit ang iboto ninyo, matalino pa, kumbaga kay Joy Belmonte. Pili kayo ng
Mayroon ninyo dyan na may malasakit sa inyo. Huwag yung itsapwera lang kayo, mabango lang kayo sa kanila sa panahon ng kampanya para iboto sila. At huwag kayong magpadala sa tagi 1 kilo, 2 kilong bigas, 3 sardinas, 2 noodles, or 500 piso. Dahil ang katumbas niyan, ilang taon din ninyong pagdurusa kung may mangyaring mga ano dyan sa inyo. Mga sakuna, hindi kayo tutulungan. Dapat mag-isip din kayo. Sana wala nang ano, wala nang mga artista or mga makakaliwang grupo na makapasok pa or makaupo sa politika. So maraming salamat at hanggang dito lang po.